Ito na naman ang ating mobile journalist, Merrymon Reyes, na may na-discover na namang bago. Merrymon, kwento mo sa amin. Nakita natin ito, actually online, naghahanap kasi tayo, if meron pang pwedeng gawing twist sa classic Pinoy desserts, which includes yung halo-halo. Mm-hmm. Nakita natin ito na pwede palang gawin na may salted egg o itlog na pula ang halo-halo. Wow. Pwede rin siyang maging maanghang. So nakausap natin yung franchisee and nagkataon itong Ben's Halo-Halo, college classmate niya pala. So medyo lucky tayo na ang na-interview natin. Nakwento niya sa atin na yung may-ari niyan, from engineering, nagkaroon ng redirection sa career niya, tumungtong ng barko, naging OFW sa Italy. So doon daw siya natuto pagdating sa ins and outs ng culinary. Doon niya nalaman yung pagbe-bake, pagluluto, and sa gelato niya nakuha yung idea na i-fuse ang something sweet sa something salty. Mm-hmm. Medyo natatakot ako dito. Pakita lang natin, Derek, ha? Tignan mo yung spicy version, no? May sili. Kung gaano kalaki yung sili na nakahalo. Naku. Denise, hindi ko sinasadya, pero ito yung napulot ko. Ay, ito na lang. Sinadampot ko. Ang nadampot mo yung may sili. Sinadya mo yun. Hindi. Pamingin mo. Nakita ko lang kasi, okay, so magkano ang ganitong order ng Ben's Halo-Halo with salted egg? Medyo doble siya sa price ng usual na halo-halo na bibili natin sa kali. Kasi nga, yung yellow pa lang nila, ice cream-like na siya. Creamy na yung yellow niya. So yun yung parang fusion niya na something na makakatawid nung alat plus yung tamis nila. So nasa 120 pesos to 140 pesos siya. Depende talaga doon sa variant ng halo-halo nila. Eh yung ganito, yung may sili. Ganun din, nasa 140 pesos siya. Pero ang pinakasikat daw talaga nila doon is yung classic halo-halo nila. Ang naging twist doon, yellow nila is ice cream-like na. Pero ito yung isa sa pinaka-tampok din sa kanila. Mm-hmm. Yung spicy winter, ang base niyan, chili powder, chili flakes, mga slices ng siling labuyo, tsaka isang buong labuyo. So, ulitin natin, ha? Chili flakes. Chili powder. Mm-hmm. Slices ng siling labuyo at isang pirasong labuyo. Denise. Ang challenge dyan, bawat scoop daw, ay, para ma-maximize, kakagat daw dapat ng sili, which is yun yung ginawa ko nung tinry ko siya. Kamusta naman? Mataas kasi ang tolerance natin. Ako kasi hindi. Doon na lang ako sa chili powder muna. Okay, pwede. Pagdating naman sa salted steps. Egg nila, ang base naman yan is salted paste. Hindi na nila sa atin di-disclose kasi secret ingredient daw nila yun. Pero salted paste? Salted paste. Nanggaling daw ito, parang extract siya nung itlog na pula mismo. Plus, slices naman din ngayon ng itlog na pula. And then, fusion na rin yan nung usual toppings ng halo-halo. Ito nga tayo. Tawa na ako sa'yo. Chili powder parang yun. Okay, ito daw ba haluin dapat? Yes, as much as possible para matikman mo talaga lahat ng pampalasa nila. Maka. Pero usually, pagdating naman dyan sa spicy winter nila, hindi mo agad-agad malalasahan yung anghang. Parang susuntok na lang siya basta-basta. Oo, oh, may sumabit eh. Yes, and mararamdaman mo yung hagod niya sa lalamunan in the long run. Alam mo, Merrymon, baka niloloko mo na lang kami. Baka wala naman talaga itong mga tindahan na ito. Sineset up mo lang kami. Nakaka-invento mo lang ito, Merrymon. Oh, pero Ben's nakasulat dito. Mukhang matagal na ito, ano? 6 years na yung branch na nakausap natin. 5 years, magsa 6 years. Pero parang nasa 10 years na raw itong pinaka-Ben's halo-halo. Mm-hmm. Original talaga yan sa Laguna. Okay. Doon siya sikat, doon siya tampok. And yun nga, kumakalat na yung branches nila dito. And swerte nga, yung college classmate niya yung nakakwentohan. Taga saan ulit yung college classmate? Taga dito lang sa QC. Mm. Yung nakausap natin sa Santa Mesa Heights siya, Maharlika Street, QC. Pero Laguna talaga based yung original, yung pinaka-founder ng Ben's Halo-Halo. Uy, not bad. Masarap na. Hinalo ko. Nagulat lang ako. Hindi ko kasi hinalo kinain yung founder. Ayan kasi. Ayan. Kaya mo yung sili? Hindi, interesting siya kasi ayoko muna siya galawin kasi pag kumakain naman tayo, let's say, ng maanga, namumulot, hindi naman tayo kumakagat literal sa sili. Oo. Diba? So, bakit ito gagawin sa dessert yun? Hindi, may sili kasi yung chop. Meron nga. Din parang nga, kung gusto mong ma-maximize yung experience mo dyan, yan yung gagawin mo. Parang challenge siya eh. So, kada subo, kagat daw ng siling labuyo. And yan na ata yung pinaka-malapit na experience ko sa spicy ice cream ng Bicol. Yes. I've tried that. Although yung sa Bicol kasi, hindi rin siya ganun kaanghang. Malalasahan mo lang siya kapag dulo na. Oh. May kick lang din siya. Okay. Yun yung pinakamalaki. Sabihin ko sana, ay may corn. Hindi pala corn yung nakagat ko. Sili? Chili flakes. Chili flakes ang nakain. Oo. Para masarap kasabay nito, beer, Merrymon. Alam mo ba? Correct. And ang maganda rin dyan, kasi nga creamy yung pinaka-yellow niya. So, tumatawid yung umay.
nagbe-blend sila together. Yung salted egg, para lang siyang keso. Oo nga eh. Yun yung pinaka-makuha mo doon. So, mas masarap to, para sa akin. For you? Yung may sili. Okay, so galing ka pa ng Laguna nito? Nanggaling lang ako sa QC na branch nila, Santa Mesa Heights, Maharlika. Itong isa, ano to? Yan yung pure makapuno, halo-halo naman nila. So pure makapuno? Naku, mukhang gusto ni Denise yan. May bits siya ng makapuno, and then yung extract din ng makapuno, hinalo nila dyan. So, 6 years na tong Benz, di ba? Yung branch dito sa QC, pero magte-10 years na raw ata, or mas matagal. Pero throughout the 10 years, ano-ano pa yung mga sinubukan nilang flavors, kumbaga. Oh, actually, bukod sa halo-halo, meron din kasi silang mga rice meal, mga merienda, mga pika-pika tulad ng nachos, fries, ganon. And nung tinanong nga natin, meron ba kayong madadagdag pa or plano in the future? Yung nakausap natin na franchisee, kung masasuggest yung araw dun kay Sir Ben Fasco, yung pinakamay-ari talaga nito, something daw na may mga buko naman. Para daw, so kasabay ng makapuno, something na puno naman daw ng buko. Buko pa inspired na halo-halo. Anything under the sun, pinag-iisipan pa raw nila. Buko pie inspired na halo-halo. Yes, why not? Interesting ito. Si ano ba, nadala mo na rito? Oh, wala picture. Pa. Lahat pa ng food ventures natin so far, solo flight pa lang yan. So, sa inyo ko pa lang nasi-share yung experience. Nako, hindi kayang datampo na yun. Oo nga. Pwede naman padalahan. Anong pinaka-favorite mo sa tatlong ito, Merimon? Mahilig talaga ako sa mga anghang. So, pinaka-inabangan ko nung nandun ako is yung spicy winter halo-halo nila. Hindi kayo may epekto to sa mata mo, kaya itim dati, ha? Wala naman. Pero ang naramdaman ko talaga nung kinain ko siya, parang nagpapawis na agad yung pisngi ko. Inubos mo yung yes. siling. Yes, and ginawa ko yung kinagat ko siya hanggang sa maubos yung siling labuyo kada subok hanggang. Dapat pala kuning juror si Merimon sa yung hot sauce festival na nangyari every year. Ooh. At si Sir Patrick na nakasample lang isang yung fish cracker na sabihin natin na parang bagay na kasama nito. Pero mauubos mo itong tatlong to. Pwede. Isang kagat lang ng fish cracker na yun. Ganun kaanghang. Ay, marami ng lumuha. Promise. Nag-walk out si Sir Patrick. Si Ronald Llamas, pinakuha yung AK-47 niya. Oo, ganun kaanghang. Pero baka iba yung tolerance mo. Tama ka nga. So, Merimon, magandang dalhin dito ang mga mahilig sa maanghang. Mahilig sa salted egg, sa itlog na maalat. Correct. At kung gusto mo ng super matamis. Meron din. Makapuno. Ay, interesting yan, ha? Tignan mo na rin, bago natin bitawin. Ano kaya si kaiba yung rice meals dun? Oo nga, may twist din ba yung ano? Baka so may yellow yung mga. Wala pa naman. Pero kasi lahat, ang pinaka-twist na binanggit nila sa atin, lahat doon ng ingredients nila na binibenta, sila Sir Ben lang daw talaga ang gumagawa. Even yung formulation ng halo-halo nila, ng yelo nila, sila lang daw talaga ang may alam. Dumadami na rin actually yung mga outlets na nagsaserve ng halo-halo. Yung ice ay flavored na. Yes, correct. Hindi ice cream, take note, pero flavored yes. na. Yes. Kaya dun din medyo nagkakaroon ng markup sa price kasi iba na yung quality na correct. Ino-offer nila na halo-halo. O, mga bars, take note, take your cue from the dessert outlets. Yung mga yelo ninyo, the usual pa rin. So dapat may halo na. May halo na dapat. Tequila. Pwede. Maraming salamat sa iyo, Merimon Reyes. Okay, keep him coming, ha? Basta yung mga walang mga bula-bulate. Okay tayo dyan. Okay, noted. Hanggang sa susunod mong food discovery. Ang dami sa Pilipinas talaga. Sa Diwata ba? Nakapag-Diwata? Yes. Nung bago siya huling clearing and magkaroon ng pwesto, naibalita ko pa siya. Bago siya literal na tumampok sa social media, bago siya dumugi ng tao ngayon, nakausap pa natin siya. Aba. So medyo sinwerte tayo sa part na yun. Talaga bang pupuntahan mo yung pare siya? Yes. And nung nandun pa siya sa may tapat ng Senate, papuntang sa Mall of Asia, yep. Napakarami ng tao agad nun. Motorista, even mga sasakyan, pumaparada na rin sila doon. And swerte nga tayo na saktong dumating nun si Diwata. Bago pa siya pagkaguluhan ng mga tao, interview na natin siya, nakuha natin yung kwento niya. So, mukhang umusbong ngayon, nagbunga sa maganda yung... In short, lahat kayo, sumakay lang kayo sa ginawa ni Mary. Sorry. Okay, hanggang sa next food discovery, maraming salamat ang ating mobile journalist na diwata din ng lahat ng strange culinary curiosities.